Bunyog, bunyog. Halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog. Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Ito na naman, Kulek Soliman, ang malupit at makulit sa katotohanan. Ayan, sasama daw po si Senador Robin Hood Padilla kay Senator Tobas. O ano ang inyong reaksyon mga kabunyog, mga kababayan? Pag-usapan nga natin itong tapang at angas ni Binoy, di ba? Napaka-angas at tapang ito ni Binoy, ha? So sinasabi po ni Binoy ni Senador Robin Padilla, nasasamahan niya ang kanyang kaibigan na si Senador Tobas, si Bato de la Rosa, sa selda. Kung sang selda yan, hindi natin alam kung selda sa Pilipinas o selda sa ICC, di ba? Matatandaan po natin itong sila Bato at si Duterte, di ba? Sila ay kinumplain sa International Criminal Court. No? Sila po ay inreklamo ng crime against humanity, krimen laban sa sangkatauhan. Iyan po ang reklamo kila Bato, kay Duterte at sa marami pang inreklamo doon. Ang sinasabi, katakot-takot po ang patayan na nangyari sa Pilipinas sa panahon ng drug war ni Duterte. Munti ko nang masabing Dutae. Anyway, oh, yung Tatay Digong nyo ay kinumplain kasama si Tobas dyan sa ICC. At yun nga po, yung latest development dyan, reject po ng International Criminal Court yung apila po ni Medardo Guevara na Solicitor General ng Pilipinas para magkaroon po ng temporary restraining order sa pag-iimbestiga ng ICC prosecutor. Kumbaga, ang gusto ni Medardo Guevara, ang Solicitor General po ng Republika ng Pilipinas, ay magkaroon po ng tinatawag na temporary restraining order. Kumbaga, pipigilan muna. Nag-aalaki buloy si Solicitor General Guevara. Nag-aalaki buloy, sinasabi, stop the ICC prosecutor investigation. O anong sabi ng ICC? Yung pong appellate body. Kung saan umapila ang Solgen. Ang sabi po ng appellate body ng ICC, Dehins, hindi kita mapagbibigyan dyan, Solgen. So Dehins, so ibig sabihin, rejected po yung appeal. So wala pong i-issue na temporary restraining order. Ibig sabihin, tuloy ang investigasyon ng ICC sa Pilipinas. Ganern po yun, no? So yan, habang hinahanap natin ang ganern. Ayan po, ganern. Ibig sabihin, ay talagang tuloy-tuloy ang investigasyon. O yan ha, mga kababayan, mga kabunyog, mga DDS, mga Marcos loyalists, ganern po yon. So hindi po napa-stop ni Medardo Guevara ang ICC prosecutor. Hindi po pinayagan yung kanyang temporary restraining order. So tuloy-tuloy ang investigasyon, kaya tuloy-tuloy na nag-iimbestiga ang ICC prosecutor. Dahil dyan, nakita natin yung mga kaibigan ni Tobas sa Senado. Ang nauna na po dyan, etong si Tol. Si Tol Tolentino. Ayan, sabi ni Tolentino, ako din, iaabogado kita Tobas. Relax ka lang dyan, paring Tobas. Iaabogado daw siya ni Tolentino. Ayan ang sabi ni Tolentino. At willing din tong si Tolentino, iaabogado na rin ang kanyang Tatay Digongs. Aba, mukhang magaling din talagang sumipsip tong si Tolentino, no? Eh, sama-sama talaga sila dyan. Ngayon, iaabogado niya daw sa ICC. Ang problema, si Tolentino, hindi naman pala rehistrado sa ICC. Paano yon? Kaya nga may nagtatanong sa atin, paano yon, Kulex? Diba?
Hindi naman rehistrado si Tolentino sa ICC. Ay, hindi ko rin alam sa kanya. Baka magpaparehistro siya. Kasi alam niyo po ba, ang rehistrado lang na pwedeng mag-abogado sa ICC, sa kasamaang palad, ay itong si Harry Roque. O, kita nyo na, matindi ka rin pala. Harry Roque, ha? Matindi ka. At yung si Christina, yung taga-NUPL po, si Attorney Christina, nakalimutan ko apelido. Ayun, Christina Conti. Pero bilang assistant lang ng abogado. Assistant na attorney lang. Diyan po sa ICC, si Attorney Christina Conti, na taga na National Union of People's Lawyer, taga NUPL po 'yan. So, yung dalawang abogado na lang na 'yan ang rehistrado sa ICC para maging abogado sila diyan sa ICC, no? Si Roque, si Harry Roque, tsaka si Christina Conti. Pero itong si Tolentino ang nag-volunteer para kay Bato, para kay Duterte. No, hindi natin alam kung anong magiging gagawin ni Tolentino diyan, 'di ba? Ngayon naman, ang pinag-uusapan natin si Robin Padilla. Ay, si Robin Padilla pala, Padilla tuloy. Yan si Senador Robin Hood Padilla. Siya daw ay sasama. Handa daw siyang sumama sa kulungan. Handa po siyang sumama sa selda kay sa kanyang kaibigang si Tobat, si Bato, kung sakali daw na makukulong si Tobats, ay handa siya sa selda na sumama, di ba? Handa siyang sumama. So, matindi, maangas tong si Robin Padilla. Parang nakainom yata ng San Miguel Birian, ano? Iba na ang may pinagsamahan. alam nyo yan, si Robin Padilla, nagagalit nga yan pag tinatawag na ex-convict, eh. Pero dati pong nakulong yan. Di ba ang kaso niyan po, illegal possession of firearms. Kaya lang, nung nakulong yan, ilang taon bang nakulong yan sa selda, no? Sa Muntinlupa. Eh, nakagawa pa nga ng pelikula yung si Binoy, eh. Ano ba yung pelikulang nagawa niya sa loob ng selda habang nakakulong siya, di ba? Totoong nakulong yan, naging preso yan si Robin. Tapos, ano bang nangyari? Napardon niya, parang napardon yung kanyang kaso, eh. Napardon ba siya o parol? Hindi na. Pardon yata. Nung panahon ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. O, diba? Doon siya na-pardon. Ayun, nakalaya siya. At yan nga, the rest is history, nakatakbo na senador. O, yan. So, ano naman yan si Robin, talagang may record na sa kulungan. So, may nagagalit siya pag tinatawag siyang ex-convict, diba? E, totoo naman yon na talagang dati naman siyang convict o nakulong. Public record yon. O, ngayon, ulitin niya, kaya lang this time kasama naman si Tobats na kanyang kaibigan. Ang tanong dito, ang tanong. Eh paano kung nandiyan na talaga yung arrest warrant ni Bato, di ba? Totohanin kaya ni Robin? Totohanin kaya niya kaya sinabi? Ha? Alalahanin mo, Senador Robin Hood, hindi yan pelikula. Nakapag namali ka ng salita sa script, minememorize nila yung script, eh. Di ba? Pag gumagawa ng pelikula, nagsushooting. Ha? Robin Hood Padilla, hindi yan shooting. Na kapag namali ka ng script, nang sinabi, may isang director na magsasabi, cut! Mali, 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 ulit. Take one, take two, take three. O, take 100, di ba? Kahit take 1,000 yan, kung pelikula yan, okay lang yan. Kasi pelikula lang yon. Eh, pero Robin Hood Padilla, totoong buhay to. Baka mamaya, lalabas yung warrant of arrest ni Tobats, hindi ka naman sasama. Yeah. Eh, di ba? Eh, bagay, alam nga naman, aarestuin ka kung ikaw di, wala ka namang warrant. Eh, di parang yabang mo lang din naman. Alam mo naman na, hindi naman ikaw yung aarestuin, eh. Kahit sabihin mong, sasama ako sa kulungan. Alam nga naman, isasama ka. Hindi naman po pwede yun, eh, di ba? Di ba? So, nakita nyo, yabang din ni Robin, eh. Kahambugan yan, eh. Palibasa, alam mo naman na hindi magkakatotoo, di ba? Yun yung punto natin, eh. Di ba? Kahit sasabihin mo, Robin, na sasama ako sa kulungan, eh, hindi ka naman ikukulong, eh, dahil hindi naman ikaw yung may kaso. Alam nga, maikukulong ka nung, halimbawa, nung mga police o ng mga authority na kung sakaling darating sa panahon, aarestuhin yan si Bato o si Duterte. Alam nga, maikukulong ka, eh, hindi naman ikaw yung akusado dyan, di ba? Kaya magaling din magano to. Hambugon, eh. Di ba sa salitang Bicolano? Hambugon, di ba? Hambugon si Binoy, ano? O ano ba sa
Ano ba sa Ilocano yung mayabang, no? Mayabang, di ba? Eh, ganun po yan, mga kababayan. Hindi naman siyempre kahit sabihin niya na siya sasama sa selda kay Bato, hindi naman siya ipapasok ng mga pulis doon, di ba? Siyempre, hindi naman po pwede yun, di ba? O kayo, anong masasabi nyo, mga kabunyog, mga kababayan, ano? Robin Hood! Ikaw na, eh, sige na, ikaw na ang malakas. Ikaw na, ikaw na. Ikaw na ang malakas, no? Matindi, sasamahan si si Bato sa selda, no? Oh, yun po naman eh, ano lang, sa totoo lang, yan naman eh, salitang kahambugan lang. Hindi naman po yan pwedeng mangyari. Sa totoo lang, alam nga naman, di ba kahit sabihin mo, kahit pa tatay mo o kapatid mo yung nakulong, kung sino lang naman yung akusado, sino lang po yung may warrant of arrest, yun lang naman po ang ikukulong eh. Hindi ka, sa legal, eh, ano naman tayo eh, may batas pa naman tayo, siyempre legal. Alam nga naman sasabihin mong sasama ka kay Bato sa selda, ay talaga ikukulong ka. Siyempre hindi rin naman mangyayari yun. Kaya ito ay maliwanag lamang na kahambugang pampelikula lang to ni Robin, ano? Parang may director pa nagsasalita eh, di ba? Kahambugan po yan dahil hindi naman po yan pwedeng mangyari. Sa totoo lang ha, sa totoo lang tayo. Di ba, Binoy? Alam mo naman yan eh. Na yan ay kahambugan mo lang. Anyway, ang mas magandang ang gawin mo dyan, Binoy, tignan mo ang katotohanan, di ba? Eh, kesa nagsasalita ka ng ganyan. Ha, bakit hindi mo hayaan, ha, ang mga ICC prosecutor na mag-imbestiga? Anyway, wala pa namang warrant of arrest eh. Napaka-advance naman mag-isip nito ni Robin Hood eh. Kahit si Bato, sabi nga niya, narinig ko sa isang interview. Sabi ni Bato, ay, hindi ako pupunta sa mga bansang ano, friendly sa ICC, kagaya ng Italy o ng Europe. Eh kasi baka may warrant of arrest, bigla akong arestuhin eh. May takot din sa dibdib si Tobats eh, di ba? Dinadaga din kayo sa dibdib eh. Kasi kahit anong gawin nyo dyan, hindi nyo mapipigilan ng International Criminal Court. Kaya nga, ano rin eh, nabwisit din tong si Roque. Pag-usama si Roque. Si Roque, nabwisit din dito kay Guevara, kay Medardo Guevara, sabi ni Roque. Bakit kasi sumasagot ka pa dyan, Guevara? Eh, di ba, parang ang policy sana nila dyan, huwag mong pansinin ng ICC. Kasi nga, pinagtatanggol nga si Duterte, tsaka si Bato. Parang in a way, itong si Guevara, nirecognize mo bigla yung ICC dahil sumagot ka eh. Nagbigay ka ng legal ano mo doon eh, di ba? Ng legal plea. Kung ano man yung plea mo, ano ba yung kanilang hiling doon? Magkaroon ng ano, ng temporary restraining order. O di, ibig sabihin, kahit ang Solicitor General ng Pilipinas, in a way, nire-recognize mo. Kinikilala mo ang International Criminal Court. Kasi kung hindi yan kinikilala ni Guevara, in the first place, bakit siya nagbigay na nag-apila ng temporary restraining order kung hindi mo yan kinikilala. So, parang nabitag itong si Medardo Guevara, no? Ha? Kaya nanggagalaiti si Harry Roque. Di ba? Parang, kami ang abogado ni Duterte, eh. Dapat, hindi ka na nag-ano dyan, eh. Diba? Kaya lang, wala na, eh. Nasilat na si Guevara, no? Kahit magtatalak si Roque, wala na, nagawa na. Pumapalpak din, eh, no? Oh. Kaya kanya-kanyang ano kasi eh, di ba? Kanya-kanyang paistaran kasi, di ba? Anyway, oh, ayan nga. So rejected ang extra. Rejected po ang temporary restraining order. So, tuloy-tuloy ang investigasyon ng ICC. Oh, eh mag-aabogado daw si Tolentino. O di mag-aabogado ka kung gusto mo. Pero dapat si Tolentino, parehistro ka muna. Kumbaga, hindi ka pa nga rehistrado, mag-aabogado ka na, di ba? Parehistro ka muna sa ICC. Oh, kasi hindi ka parehistrado dun eh, di ba? Kahit abogado siya sa Pilipinas, iba yung pagka-abogado sa ICC. Dapat mo doon, nagpaparehistro. Di ba? Oh. Tapos ito naman si Robin Padilla, sumama na rin sa eksena, di ba? Naghambugo na rin, di ba? Ano ba sa Ilocano yung mayabang? Yung mahangin? Iniisip ko yung salita sa Ilocano eh, no? Sa Bicolano, hambugon eh, di ba? Oh, sa Ilocano, ano ba yung mayabang? I-comment nyo nga. Di ba? Oh. Ay naki-eksena si Robin, sasama daw siya kay Bato sa selda, no? Bottom line dito, kahit ano pang pagtutulong-tulong nyo, ha? Kahit sumama ka pa Binoy sa pagtulog sa kama ni Bato, gusto mo pa habang naliligo si Bato, sumama ka na rin, ha? Hindi nyo matatakasan ang International Criminal Court. Hindi yan, alam mo,
Senator Robin Padilla, hindi yan eksena sa pelikula na may direktor. Magsasabing cut. Sabi ni Robin, ay, palpa. Hindi ganun yan eh. Totoong buhay yan. Batas yan. International law yan eh, di ba? Yung Rome Statute ay bahagi ng international law na pinirmahan ng Pilipinas, di ba? Kaya walang lusot eh. Yan ay batas, Robin. Hindi yan shooting sa pelikula. Kaya itong si Robin Padilla, may aliw factor ito eh. Alam niyo yung aliw factor? Factor, impacto. May aliw factor tong si Robin eh, no? Diyan sa Senado, lagi nagpapatawa to eh. Oh, no, isang araw lang, nasermonan ka ni Mick Subiri. Eh, ngayon naman, ha? Umeeksena ka. Sasamahan mo si Bato sa selda. Diba? Eh, alam mo namang hindi mangyayari yan. Kasi syempre, sa batas, kung sino lang yung inaaresto, eh, di yun lang ang ikukulong. Ikaw naman, Robin eh. Alam mo naman kasing hindi mangyayari. Kaya naghahambog ka, diba? Oh, yan po ang totoo dyan. Yan ay kahambugan lang. Kasi alam naman niyang hindi mangyayari. Eh. Kumbaga sa forma, ang yaba pumorma. Kasi alam mo naman na hindi mangyayari yun eh. Diba? Anyway, ganyan si Robin Padilla. Kaya wala eh. Kinokomentaryohan lang natin. Basta tayo sa bunyog, mga kababayan, mga kabunyog. Ang ating laging prinsipyo dito, bigyan ng katarungan ang mga humihingi ng katarungan. Ha? Yung mga pamilya ng mga biktima sa drug war, yung pamilya ng mga tinukhang, ng mga pinatay ng pulis, ng mga sinasabi ng laban, yung mga binaril ng pulis. Ha? Bigyan po yun ng katarungan. Anyway, yan naman ay proseso. Hindi naman, ang sinasabi naman lagi natin, dahil may investigasyon yan, yan ay isang proseso ng batas, ng International Criminal Court. Kahit naman sila Bato, sila Duterte, bibigyan sila ng tinatawag na due process. Oh, alam naman, aarestuin sila. O, pwede sila magkaroon ng abogado. Ayan nga, kunin niya si Roque. Ayan si Tolentino. Si Kalida, kung sino pang gusto nilang kunin. Si Topacio, lahat na ng abogado, kunin na nila kung gusto nila. Pero, yan ay proseso. O, diba? Kaya sinasabi natin, kung walang kasalanan, humarap sa proseso ng batas. Harapin ng ICC. Hindi nagtatago dito kay Marcos Jr. Ito naman si Marcos Jr., sabi niya, i-ignore niya daw ang ICC. Kaya wala rin eh. Kahit si Marcos Jr., wala na ring mukha na iaharap yan sa international community. Kumbaga, wala nang kredibilidad ang tingin kay Marcos Jr. Ha, bakit? Ba't walang kredibilidad? Iba yung sinasabi mo sa harap ng UN, tsaka ng Amerika, sa harap ng mga European nation, ng United Nation. Ang sinasabi mo, para ka sa human rights, kayo ni Boying Rimulya. Sinasabi niyo, gusto niyong patatagin ang human rights sa Pilipinas. And yet, sa kaso ng investigasyon ng ICC, pinipigilan niyo. Eh, para saan ba ang ICC? Hindi ba sa pagtataguyod ng human rights at katarungan? O, bakit mo paprotektahan si Duterte at sila Bato? Kung walang kasalanan yan, hayaan mo silang protektahan ang sarili nila. Hayaan mong ipagtanggol nila ang sarili nila. Diba, Marcos Jr.? Dahil kung walang kasalanan yan, wala. Hindi naman mag-iimbento ng ebidensya ang ICC. Hindi naman yan ugali nilang ng mga ICC prosecutor na ano kay, mag-iimbento ka ba ng ano? Ng ebidensya eh, ang ina-allege mo dun sa tao. Ha? Ang akusasyon kila Duterte ay crime against humanity. Hindi mo mapepeke ang ebidensya yan eh. Eh, baka talagang may ebidensya. At ano yung ebidensya? Yung mga patayan. Eh, talagang corner na corner kayo dyan eh. May ebidensya ba? Meron. Yung libu-libong patayan na nangyari sa drug war ni Duterte. May state policy ba? May polisiya ba ang gobyerno? Meron. Pwedeng mapatunayan yan ng ICC prosecutor. Pwede. Eh no, ang daming video at pananalta ni Duterte sa publiko, di ba? O ngayon, yayabang-yabang ka sa media pag nagsasalita ka Duterte. O ayan ngayon, anong nangyari kay Tatay Digong yun nyo, di ba? O, anong sinasabi ba ng Tatay Digong nyo? Di ba? Patayan lagi. O, ebidensya yun. O, ngayon, maniningil ngayon ang katarungan. O, ngayon, kung wala kasalanan, ipagtanggol mo na lang ang sarili mo. Hindi kailangan protektahan niya ni Marcos Jr. At ito naman si Robin Padilla. Huwag ka nang umeksena. Ang daming problema ng Pilipinas, Robin Hood. Huwag ka nang sumama. Sumasabay ka pa sa problema ng Pilipinas. Oh, huwag ka na magpa-eksena dyan. Para naman pelikula yan eh.
Kahit sabi mo sasama ka sa selda, alam mo namang hindi mangyayari yan. Kung gusto mo, balik ka sa selda, di ba? Anyway, yan lang ang ating komentaryo, no? Talagang ganito. Basta tayo sa bunyog. Para sa atin, bigyan ng katarungan ang mga humihingi ng katarungan. Di ba? Bigyan ng katarungan ang mga humihingi ng katarungan. Yung mga mahihirap nating kababayan, yung kanilang mga asawa, mga anak, mga kapatid na pinatay ng pulis, hinusga ng bala, yung mga tinukhang na mga sinasabi ng laban, tignan natin kung talaga ng laban. At paano malalaman yan? Magkaroon ng investigasyon. Ha? Suportahan natin ang investigasyon ng International Criminal Court Prosecutor. Managot ang dapat managot. Diba? Pag sa batas, sabi nga, pag sa batas, lahat pantay-pantay. Yan! Kung talagang umiiral ang justice system sa Pilipinas, diba? Dapat hayaan ang ICC sa kanyang investigasyon. Walang magagawa itong mga paeksena nila Robin Padilla na yan, o nila Tolentino na yan, o yung mga padrama-drama ni Duterte, o nila Bato, o yung mga ginagawang pagtatanggol nila Panelo, nila Roque, ng SMNI, nila Kibuloy. Walang magagawa yan sa katotohanan. Ang katotohanan ay katotohanan. Wag, hindi nila ito pwedeng baligtarin or gawing kengkoy-kengkoy. Kagaya ng ginagawa ni Robin Padilla, ginagawang kengkoy, hindi po. Ito ay hindi pelikula, Robin Padilla. Ito ay totoong buhay. Ito ay totoo na paghahangad at paghahanap ng katarungan para sa mga biktima ng drug war ni Duterte. Lalo na sa mga kababayan nating mga mahihirap, sa mga pobre, sa mga dukha na pinatay ang kanilang mga kamag-anak, pinatay ang asawa. Ilan ang mga ulilang mga anak ngayon? Mga ulilang mga anak na wala ng ama, na wala ng ina, na wala ng asawa, na wala ng anak, na wala ng kapatid. Kailangan ng katarungan. At yan yung pinaglalaban ng bunyog at ng Kulex Vlog, di ba? Yan ang managot, ang dapat managot. Kung inosente, di bakit pananagutin kung inosente? Yung mga pulis na walang kasalanan, hindi sila dapat nananagot. Hindi po lahat ng pulis ay masasama. Pero ang dapat na managot yung mga may kasalanan. Kahit Duterte pa yan, kahit Bato pa yan, kahit naging presidente ka pa, kung nagkasala ka sa batas, dapat managot ka. Yan ang tunay na esensya ng hustisya. Kahit sino ka, walang mas mataas sa batas. Muli, ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Mga kabunyog, mga kababayan, i-share po natin itong ating vlog. Mabuhay po tayong lahat. Tuloy ang laban, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog, isisigaw, bunyog.